So, hi guys, and today's video, so ayan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng step-by-step NBI clearance online. So, ito yung mismong ginawa ko sa aking application ng aking NBI clearance. So, ayan guys, let's begin. So, ayun guys, ang first step is pumunta kayo sa Google Chrome nyo and i-type nyo lang ang clearance.nbi.gov.ph and ganyan yung lalabas. So, pili lang kayo kung Tagalog or English. Then, agree. So, ayun, after that, ganyan yung form na lalabas. So, meron dyang sign-in email. So, hindi tayo pupunta dyan. And, ayun, hanapin nyo lang dyan yung register as new account. So, dyan kayo mag-fill up ng form and i-click nyo yung no dahil first time pa lang naman kayo kukuha ng NBI clearance and then start nyo na fill upan yung mga details na nandyan and make sure na tama lahat ng information na ilalagay nyo dyan sa inyong NBI clearance. And then after nyo fill upan, makikita nyo dyan yung read and accept terms of services. So i-click nyo po yung maliit na box na yan and then makikita nyo din dyan na merong I am not a robot. So i-click nyo rin po yan. So, ayan. Next step, after nyo ma-fill upan yung form. So, ganyan yung lalabas. And nakalagay dyan, sign in, email account, and password. So, ilagay nyo lang dyan yung email account na nilagay nyo dun sa fill upan yung form dun sa umpisa. And then, yung password. Then, proceed kayo sa sign in. So, guys, next step after nyo ma-login yung inyong email address, so ganyan yung lalabas. So, may mababasa kayo dyan na apply for clearance and edit information. So, kapag meron kayong information dyan or details na mali, pwede nyo siyang i-edit. Pero kapag okay na, pwede nyo na siyang i-apply for clearance. So, i-click nyo lang yung apply for clearance para mag-proceed sa next step. So, ang next step is ganyan yung lalabas and nakalagay dyan yung confirmation ng valid ID na ipipresent ninyo kapag kayo ay mag-claim ng inyong NBI clearance. So, i-click nyo lang yung I agree. So, ayan, after that, makikita nyo dyan sa next step na meron siyang important reminder. So, basahin nyo lang yan. And sabi dyan, your registration code or reference number will be provided after you select your payment option. And then, after nyo mabasa, i-click nyo lang yung close. So, yun guys, sa part na yan, makikita nyo na select NBI branch. So, ayan, pipili na kayo kung anong branch kayo malapit o kung saang branch kayo malapit at kung anong date nyo gustong kunin yung inyong NBI clearance. So, nakalagay dyan sa akin is yung pinakamalapit sa akin. And then, March dahil puno na yung slot ng February. So, napunta ako sa March. Then, nakita nyo dyan yung color blue lahat. So, yan yung mga slot na pwede nyo kunin ng inyong NBI clearance. So, basahin nyo na lang kung umaga or tanghali nyo kunin ang inyong NBI clearance. So, ayun guys, nakikita nyo sa next step is makikita nyo dyan kung magkano yung total amount ng inyong babayaran. So, worth 130 pesos yung babayaran ninyo, pero note, meron nakalagay dyan, additional fee of 25 pesos para sa payment services. So, sa mga payment center, meron siyang additional fee na 25 and pili kayo kung saang payment center kayo mas malapit, pwede nyo rin siyang bayaran sa 7-Eleven. So, mas pinili ko na sa 7-Eleven bayaran yun sa akin dahil yun yung mas malapit sa akin. And ang total na babayaran ninyo is worth 155. So, hindi siya 130 kundi 155. So, ayan guys, yung next step is, ayan, merong reminder dyan. So, once you click proceed to payment,
here are the next steps. So, since 7-Eleven yung pinili ko na kung saan ako magbabayad, ayan siya. First is, 7-Eleven page will open your reference number and then go to the nearest 7-Eleven branches and pay using your reference number. Then, after that, i-click nyo lang yung proceed na yan. So, ayun na guys, yung last step is, ayun, lalabas na ang inyong reference number. So, dapat screenshots ninyo dahil yan yung ipapakita ninyo kung saan payment center kayo magbabayad. So, after that, i-click nyo lang yung I accept para mag-close or mag-end ng inyong online registration sa NBI clearance. So, that is it. Thank you so much for watching. So, hi guys! So, meron pala ako nakalimutang sabihin. So, once na nakuha nyo na ang inyong reference number galing sa inyong application sa NBI through online, so, kailangan nyo siyang bayaran within 24 hours dahil kapag lumagpas kayo ng 24 hours at hindi nyo pa siya nabayaran, ang gagawin nyo ulit is mag-online na naman kayo ng panibagong reference number sa NBI. So, kailangan within 24 hours mabayaran nyo na siya sa mga payment center. And then, yung receipt or resibo na binayaran ninyo sa mga payment center is huwag nyo pong itatapon dahil dadalhin nyo po yan sa mismong appointment date ninyo at yun ang ipapakita ninyo doon sa NBI branches para makuha ang inyong NBI clearance. So, yun lang!